Ang Malta ay isang pulo o isla noon na nabanggit sa banal na kasulatan, partikular sa aklat ng mga gawa, kung saan ang apostol na si Pablo ay napadpad dito nang magkaroon ng bagyo sa dagat, kung saan may isang kababalaghang nangyari sa nasabing apostol nang siya ay matuklaw ng isang ulupong habang nagsisiga ng apoy. Subalit walang nangyari sa kanya, kaya namangha ang mga taga roon. Ang Malta ay opisyal ng Republika ngayon ng Malta at ito'y isang bansang pulo sa timugan ng Europa. Binubuo ito ng arkipelago na matatagpuan sa Dagat Mediterraneo na nasa timog ng Italia, Hilaga ng Liga at Silangan ng Tunisia. Subalit, may mga lihim at misteryong nakapaloob dito na ating tatalakayin sa paksa ng video ito. Bukod sa dito matatagpuan sa pulong ito, ang mga naglalakihan o mga megalithic structures at mga templo ay sinasabing ang isla ng Malta ay pinanahanan noon ng mga higante o ng mga Nephilim. Marami mga sabi-sabi at mga alamat na mayroong mga higante noon sa Malta. Ayon sa iba, ang mga kuro-kuro at mga alamat ay maaaring totoo batay sa mga ebidensyang natuklasan ng mga archaeologist, kung saan natuklasan nila ang mga elongated skulls sa isang kuweba na tinatawag na Hypogeum. Ang mga naglalakiang templo na sinasabing ginawa mayigit kumulang sa 5,000 taon ang nakararaan ay sinasabing konektado sa mga higanteng ito na nanirahan doon, at sinasabing sila rin ang mga gumawa ng mga naglalakiang templo sa nasabing isla. May ilang dokumento ang mga tala ng mga alamat at mitolohiya kaugnay sa mga higanteng ito na nakatala sa Maltese history ng koneksyon ng mga Knights of Malta na sila noon ay minsang naghari sa nasabing isla o naging makapangyarihan ay sinasabing mga higante. Ang kwento, tala at kasaysayan tungkol sa mga higante ay laganap sa buong mundo. Pinatotohanan din ito ng Biblia, partikular sa aklat ng Genesis, na sila'y nabuhay dito sa mundo. Hindi rin pauhuli patungkol dito ang kasaysayan ng Malta, kung saan sinasabing nanirahan din dito ang mga higante o Nephilim. Ang mga higanteng ito ay nanirahan sa mga kuweba na tinatawag niya na Hypogeum, kung saan natuklasan ang mga kakatuwang bungo na sukat parihaba na siyang naging palaisipan sa mga archaeologist at mga alien theorist. Bukod sa nasabing kuweba, may natuklasan ding labi ng mga higante sa mga malalaking butas o holes sa nasabing isla. May ilang pang ebidensya na sinasabing ang pulo ng Malta ay pinanahanan ng mga higante. Kabilang na rito ang alamat o istorya tungkol sa isang higante na nanirahan sa kuweba ng Guzo. Sinasabing ang higanteng ito ay mayroong napakahabang bias na kaya niyang abutin ang kanyang kamay sa dagat at kumuha ng prutas sa isang puno na malapit rito na may layo ng ilang metro. Isa pang istorya na tumatalakay sa higante ng Malta na siya umanong gumawa ng Azora Window na gumuho noong 2017. Isa pa sa tanyag na site na inuugnay o kinukonekta sa mga higante ay ang Gar Dalam, isang kuweba na matatagpuan sa Bir Sevbuga na tinatawag ding Cave of Darkness, kung saan dito natagpuan ang mga labi ng mga elepante. Kaya naniniwala ang mga taga Malta sa ideya na ang kanilang isla ay minsang naging tahanan ng mga higanteng nilalang. Isa pa sa mga nakakaintrigang hiwaga sa kuweba ng Hypogeum ay tungkol sa mga nawawalang bata kapag napadpad sa nasabing kuweba ay hindi na nakita kalaunan na sinasabing kinuha ng mga higante at iba pang kakatuwang mga nilalang na naninirahan anya sa kuwebang yaon. Pinagdududahan din nila na ang Hypogeum ay minsan din naging alien face noong unang panahon, at dito inilibing ang mga kakatuwang nilalang kapag namatay na. Marami pang misteryo sa daigdig at mga hiwagang nakapaloob dito na anya'y limin sa iba na dapat pa anyang malaman ng sangkatauhan. Kung totoo man ang nabanggit sa paksang ito tungkol sa mga higante na nanirahan sa isla ng Malta, ay tanging kasaysayan lamang ang nakakaalam, lalo na ang ating Panginoong Diyos.